Lucas chapter 15 verse 15 to 57. Meron lang po akong isang katanungan sa bawat sa atin. Ano po ang nararamdaman natin kapag tayo ay matatumbay? When we are victorious, what is the feeling? Masaya. Masaya? Maaari yung iba tumatalon sa lumulundag sa katuwangan na siya ay nagtagumpay. Sino po yung nakapanood ng Mission Universe? Malaya ka na nakapanood, ano? Yung po nung diniklar po ang Miss USA as a winner, and she got the victory. Nandun yung iba, hindi sangayon. Yung iba dahil na nalaman na siya ay merong lahing Pilipino. Kahit yung pambato po natin ay hindi man lang nakatuntong sa kalahati. Pero noong diniklara ang Miss USA bilang winner sa Miss Universe, maging ang mga Pilipino ay natutuwa. Bakit po kinumpeto ito? The victory na nakantan ng Miss USA, hindi lang yung USA at ang bunyi, kundi maging ang mga Pilipino dahil sabi na nila, meron daw siyang half Filipina, half American. So, sa victory na nakantan niya ay tunay niya na nakikita na pa sa interview, nagpasalamat siya, nagpasalamat sa Diyos, nagpasalamat sa mga kaibigan, sa kababayan niya, sa mga Pilipino, sa mga lahat na sumusuporta. Pero po yung bilang mananampalataya po ay kapag ang isang tao o isang Kristiyano na siya ay nagtagumpay sa laban ay nandoon yung pagpapasalamat. Sa verse 57 po, but thanks be to God who's given us the victory through our Lord Jesus Christ. So merong kadahilanan, merong kaparaanan kung bakit siya nagtagumpay. Sa bawat laban, maal sa athlete, sa boxing, sa basketball, merong paraan bakit sila ay nanalo. Even the Christians, when we are victorious in our battle, meron pong dahilan o meron isang bagay o pwersa na naging sanhin bakit siya ay nagtatagumpay. Yung binasa po natin kanina, it is our Lord Jesus Christ. That's why we have a victory in our life. Amen? Tayo din manalangin. Salamat po ang sa kapiging po Diyos na kami pa ngayon ay mag-aaral ng iyong salita. Tunayan po Lord na ang iyong salita pa ngayon siya na aming pag-aaral sa pito. Naway, maging kalatasan po namin, maunawa po namin pa ngayon ang iyong salita. Sabihin ito, Panginoon, saan mo aming pangunawa at ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, sa pinakamatapang bahagi ng aming puso na may tago, Panginoon, ang salita mo na aming matuhayan sa labing ito, Lord, at tunay po magkaroon ito ng napakinagmangan, Panginoon, na kami ay maging tunay na matakumpay bilang pananampalataya. At Israel, Lord, sasamahan mo kami, Panginoon, sa labing ito na sa aming pag-aaral, Panginoon, tayo siyang makita, tayo siyang maitaas, Diyos. At kami pa noon ay tuturuan mo sa pamamagitan ng lingkod pa noon. Lord, tago mo ako sa mga ikuran pa noon tayo ang siyang makita pa noon. Do Lord, alam ko namin sasamahan mo kami hanggang sa matapos ang gawa ng Panginoon. Tanggapin mo ay pakuri pa sa salamat pagdakila sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.
The joy of the Christians comes from the Scripture. Kaya nga, binasa ko natin kanina, but thanks be to God. So, kapag ka ang isang Kristiyano ay victorious, nandun ang lumalabas sa kanyang bibig, mula sa kanyang puso, kung ano ang laman niya, na siya ay nagtagumpay, ay meron siyang pagpapasalamat. Mahirap po yung isang tao na siya ay matagumpay sa iba't ibang larangan kung hindi mo siya makakitaan ng pagpapasalamat. Ibang klase mo yun. Baka po ito ay robot. Or yung tawag ng Android. Pero tayo po ay hindi po robot even po. Tayo po ay nilikha ng Diyos, tayo po ay minahal ng Diyos, tayo po ay pinalakas ng Diyos, tayo ay pinagtagumpay ng ating Panginoon Jesus. Kaya po, ang kagalakan po ng isang Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang pagtatagumpay, merong dahilan o merong tulong mula sa ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 15 po, ito po yung babasahin po natin. Mula sa chapter 1, makikita po natin yung heading niya ng the resurrection of Jesus Christ. Pero po, ang pag-aaralan po natin ay paano nga ba natin matagumpay ng ating Panginoon Jesus at maging tayo na kanyang tinawag. How do we become victorious? Meron pong tatlong katotohanan kung bakit ang isang Kristiyano ay matagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Dahil our Lord Jesus Christ is a champion. He is a victorious King. He is a victorious God. Kaya po, meron po tayong kalakasan, meron po tayong assurance bilang mananampalataya na kapag tayo ay naroon sa isang labanan, kung tayo ay tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus, nandun po yung kalakasan upang tayo ay magtagumpay. The truth of Christian's victory in Christ. Number one po. The victory is in the power of Jesus Christ. Ito po yung number one. Pag sinabi po power, ano po yung pumapasok po sa isipan po natin? Malakas, kalakasan. Kapag ka sinabi power, there is weakness. So, power is a triumph over weakness. Sinabi po na yung Apostle Pablo, but thanks be to God. The word thanks, translate in a Greek word, charis, means grace. So ito po ay papapasalamat ng isang Kristiyano sa ating Diyos na ito ay ina-acknowledge niya na ito pa rin ay habag ng Diyos sa ating, sa isang Kristiyano. Kaya po, kapag ito ay lumalabas sa ating labi na tayo ay may kagalakan, meron po tayong kakayanan na maging delightful sa ating Diyos, na meron tayong lumalabas sa ating mga labi na tayo ay masaya. Wala naman po sigurong tao na siya ay matagumpay, siya ay manuto. Amen po. Kapag ang isang tao o Kristiyano na nagtagumpay ay nagiging masaya siya. Sa mga kumukuha ng IELTS para sa pag-a-apply sa iba sa US, sa UK, kapag siya ay umasa at pinadala siya ng notice na siya ay pasado, lalabas sa kanyang labi yung laman ng kanyang puso. Bilang tao, bilang Kristiyano, mainam na tayo ay magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Paul is saying that our joy over the victory in Christ, we should be addressing to God. So, nandun po, yung pagpapasalamat po natin, hindi po sa tao,
kundi sa Diyos. Ganun daw po ang isang Kristiyano. At katotohanan sa buhay ng isang Kristiyano na siya ay naging matagumpay dahil sa kalakasan na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Amen po. Amen. Hello? It is the attitude of the heart that expresses the word towards God because of the victory that He has or we have. So, yun po yung ang attitude po ng puso, it should be very thankful. Wala pong pinakamainam kahit po yung napakaliit na bagay na binigay natin sa isang tao, yung isang bote na tubig, kung ang isang tao ay nasa disyerto, binigyan mo siya ng tubig, nandoon yung pagpapakita. Bakit? Kasi yung quench, yung kauhawan niya ay napunuan. Bakit? Bakit kaya? Dahil ba siya ay nasiyahan? So, yung attitude of the heart, that to be very thankful kung ano man po yung narinisip po natin, dapat daw po, ito po yung ginagawa ng isang Kristiyano. Amen. The victory in Christ over Satan, yung binasa po natin kanina, ang ating Panginoon Jesus ay nagtagumpay dahil sa kanyang kapangyarihan upang tayo ay kanyang iligtas. So, hindi po makakapagligtas ng isang tao, ng isang Kristiyano, o hindi siya, o isang ordinary tao na sasakit. Let's say, yung lifesaver sa beach, hindi po siya makakapagligtas kung wala siyang training, wala siyang kapangyarihan, wala siyang knowledge kung paano iligtas ng isang tao na lulunod. Ang ating Diyos na buhay, alam na alam niya, bawat sa atin, kung sino tayo sa atin. Kung tinawag po niya tayo mula sa kadiliman upang tayo ay iligtas. So, meron siyang kapangyarihan. Kaya nga po, yung mga ibang denomination, yung ibang religion, ay ayaw na ayaw nila na pag-usapan yung pagkamatay ng ating Panginoon Jesus. At siya ay nabuhay na muli para sa lahat ng tao. Ang iniman natin muli, ang pagkamatay ng ating Diyos ay para sa lahat ng tao. Yung nga lang, ang makatanggap lamang ng kaligtasan ay yung ina-acknowledge ang ating Panginoon Jesus. Yung tatanggapin mo siya po. It is a general na yung kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus to save the world ay nandiyan. Gaya po ng isang po ni pastor nung sa Bible study ko. Yung isang piging o party na meron, nandun yung pagkain. Nandun lahat. Ang sinabi doon, para sa lahat ng dumalo. Pero, makukuha ko lang yung pagkain na yun kung pupunta ko doon at kukuha. So, yung regalo ko, the greatest gift na binigay ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak, siya yung binigay. The greatest gift ay matatanggap lang natin kung tayo ay tatanggapin natin. Kahit hawak-hawak ko po ang iPad nito, gusto kong ibigay kay Brother Mans, hanggang di niya tatanggapin ito, hindi makapasa kanya. So, kailangan meron siyang gagawin upang makapasa kanya ang iPad nito. Ganun din po ang kaligtasan. Makapasa atin ang kaligtasan kung tayo ay tatanggapin natin. And I do believe na lahat po na narito ay tumanggap na ng kaligtasan. Amen? Amen? Amen po. Amen. He is our protector and He will protect us from
o yung member ng iyong pamilya na pinoprotektahan mo, yung kaibigan mo na pinoprotektahan mo, and then sa isang saklit lang ay mawawala lang. So nandun yung protection to keep us para tayo hindi na maagaw muli ng kaaway. So it is the protection of our God to protect us from our enemy. Philippians 1:6. Bakit tayo may meron na tagumpayan? Philippians 1:6. Sa King James Version po ay babasahin ko po. Ang sabi ko dito, I am being confident of this very thing that He had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa New Living Translation po, ito may sinabi, and I am certain that God, who began the good work within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. So meron tayong confidence na tayo maging matagumpay, na tayo maging victorious hanggang sa kanyang pagbabalik. Bakit? Bakit meron tayong katagumpay? Dahil po sinabi mo ng ating Panginoon, ang inumpisahan ng Diyos sa buhay natin, tatapos niya. Amen po. Naniniwala po ba tayo po? God will finish His job through us when until Jesus Christ returns. Ang ating Panginoon po ay siya'y committed na tayo ay preserved. He is committed to our preservation. That's why in 1 Corinthians, Apostle Paul declared and he celebrated that the victory in the church is through Jesus Christ. Ang katagumpayan ng isang iglesia ay nagmumula sa ating Panginoon. Yung salvation na tinanggap natin, it is a God's plan. Ano ang bahagi ng isang iglesia? Ano ang bahagi natin? May plano po. Nilakad yung plano. Para ma-execute yung plan, sino pong gagawin? Sa panahon na yun. Tayo. Those who are called by God. Tayo po mga Kristiyano ang gagawin. Sino ba nasa construction? Meron pong plano na ginawa ng engineer, ng architect. I-execute ng forma kung ano ang nasa plano. So, matatapos, may tatayo lamang kung isang building kung meron laborer. Kapag wala pong gumagawa, hindi po matatapos. Nandiyan yung plano. Same thing with our salvation. Same thing with the salvation of to those who are unsaved. Ibinigyan ng Diyos, nilatag niya ang kanyang plano sa buhay natin, sa sama tao. Magkakaroon naman ng fulfillment kapag tayo ay kumilos. So it is the church who will execute to save anyone unless our Lord Jesus Christ is there to help us. Kahit gaan tayo katalinong, kahit gaan tayo kagaling maghayag ng salita ng Diyos, kung wala ang banal na Espiritu, hindi po tayo makakapagligtas. Para lang tayo na patingaw o kampana, malingaw ka. Na narinig dito, lalabas doon. If there is no power from our Lord Jesus Christ,
natin gagawa to spread the good news. Ang isang tao o isang hardiner nagpupunla ng binhi ay nakapag ito'y tumuko na at yung bagong sibol, yung seedling na nasa sumibol ay tutubo at magkakaroon siya ng buds. Kung titingnan po natin, meron po siyang dumi. Sino po yung nakapansinin ganitong pangyayari sa isang buto na tumubo? Kapag katumubo siya, makikita po natin, parumi siya. Yung unang buka niya, nandun yung buds, padumi siya. So, kailangan linisin. Kaya nga po, yung idea kung saan bago dumuko ang isang bagay, ay kailangan niyang mamatay mo. Ganun din po ang isang Kristiyano. Lagi po natin sinasabi, tinanggap natin ang Panginoon Jesus, tayo ay dati patay. Ngunit, tayo ay binuhay ang ating Panginoon Jesus. Kaya po, nakaroon po na kung saan ang isang professing Christian ay hindi na kayang ibahagi kung ano ang kanyang pinanggap. Nakaroon po, yung napakasimpleng pagbabahagi kung ano ang naranasan mo, kung ano ang buhay mo nung ikaw ay wala pa sa kay Kristo nung araw at nung tinanggap mo ang ating Panginoon. Yun lang po yung pinaka-best example upang tayo ay magbahagi ang isang ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. We have the victory. Amen. We have the victory in the power of our Lord Jesus Christ. Pangalawa, a victory is a gift from our Lord Jesus Christ. Lumpalit po, but thanks be to God which given us the victory. Yung word na given ay translate as dito me, meaning to give something to someone of one's own accord or to give something to his advantage. So meron pong ipinibigay, meron pong nagbigay, meron pong nagkaloob kung bakit tayo ay naging matatagpuan. Sino ang nagbibigay ng biyaya po? It is a gift from our Lord Jesus Christ. So ito pa yung regalo ng Diyos sa atin. Mantahin niyo po, tayo ang dating kaaway ng Diyos. Tayo ang isang dating marumin. Tayo ay nandun sa kasalanan dati. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng regalo. Hindi ba napakasarap isipin? Sa mga anak po natin, sino po yung nakaranas na yung may kasalanan na yung kanyang anak? May ginawa na siyang kabulastugan? Ay binigyan pa rin niya ng regalo. Sino po yung nakaranas? Ano po yung pakiramdam? Di ba masaya? Ganun din po ang Diyos. Tayo ay marumi. Tayo dati ang kanyang kaaway. Subalit, binigyan niya ang kanyang regalo. He has given us the power to be victorious. Amen? Kapag
narinig po natin yung word na victory. Yung sa, doon po sa verse 55 kanina, sabi po dito, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Namatay ang ating Panginoon Jesus at tinalo niya ang kamatayan. Yung po yung ayaw na marinig ng mga ibang reliyon na ang kamatayan na iginupo ng ating Panginoon Jesus. Kaya kung ang isang Kristiyano, kapag siya ay namatay, ano po ang nararamdaman natin? Hello? Kapag ka isang Kristiyano ba, pag namatay siya, tapos na. Lagi po natin narinig yan. Na kapag ang isang Kristiyano, lalo-lalo na isang Kristiyano, meron siyang karamdaman, meron siyang sakit, at siya ay namatay. Tapos na ang kanyang pag-iingat. Ibig sabihin, ando na siya. Salamat. Katotohanan po, Hebrews 9:27. Pasahin po natin. Ang tao ay mamatay at pagkatapos siya ay hahatap ng judgment. Hebrews 9:27. Basahin ko sa Tagalog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay pagkatapos ay ang pag-uhon. So wala pong hindi po siya yung nababalita ko natin na kapag namatay yung isang tao ay lang yung kanyang kaluwa ay nandun at palaboy-laboy naman siya. Ang Biblia po nagsasabi, it is appointed to man die after that death. Minsan lang po makakatay sa tao pagkatapos nun ay pag-uho. Pero po, salamat sa ating Panginoon. Dahil sinasabi po na Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto na kung saan na ang kaaway ng kamatayan ay defeated na. So kapag ang kaaway, alam po natin na ito'y talo na, hindi pa ba tayo susugod? Kung isang labanan na alam natin na talo na yung kalaban, hindi po ba tayo kapasabay o nandun pa lang tayo nakatayong nakaupo? Bilang Kristiyan, na kapag nandun ako, inanggap natin ang kapangyarihan mula sa Diyos, dapat po ang isang Kristiyano ay move forward dahil ang victory binigyan ako sa atin. Amen po. Amen. Number 3. Victory is found through our Lord Jesus Christ. Through our Lord Jesus Christ, the word through translates in a Greek word dia means the ground or the reason by which something is done. Jesus is the one who obtained the victory for everyone who believes. So, ang ating Panginoon Jesus pala, natin matatagpuan ang katagumpayan. Sabi nga ng kanta, nagpapunisin ang kaligtasan
So wala po tayo ng pangyarihan sa kalaban, lalo-lalo po sa buhay natin bilang Kristiyano. Ay tayo po ay pinagtagumpay niya. Hebrews chapter 2 verse 14 to 15 says, "For as much as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through of fear of death were all their lifetime subject to bondage." Ang ating Panginoon Jesus po, sa pamamagitan ng kanyang sugat at latay, sa pamamagitan ng kanyang damban at dugo, tayo po ay pumasok sa isang arena na kung saan meron labanan between the good and the evil, na kung saan kapag ka nandun po tayo sa larangan ng pakikibaka, sino po yung nakaawal po natin? Hello? Who is our enemy? Huwag niyo po tinayin yung tatabi. Hindi po yan, kaaway mo. Amen? Ang kaaway po natin ay ang diablo. The devil. Na dati, he has the power of death. Kaya po, nakakalungkot po na ang isang tao na hindi siya ligtas, kapag ka nakikita na tayo yung tao na nag-iingat, yung hindi po siya safe, nakikita na po tayo na yung isang tao na nag-iingat, alam niyo po ang nararamdaman niya. Alam niyo ba yung lumalabas sa kanyang bibig? Mararamdaman po natin, nanginginig siya. Bakit siya nanginginig? Dahil siya ay ako. Ang isang hindi ligtas na tao, siya ay takot mamatay. Hello? We as Christians, takot ba tayo mamatay? Takot o hindi? Are we afraid to die? Kasi pag tayo po'y namatay, haharap na tayo sa ating Panginoon. So dapat din tayo matakot. But the unsaved man who is bondage to death, nakalungkot. Lalabas sa kanyang bibig. Maging yung hindi man ang pataya, kapag ka nakaranas yung pagyanig, lalo-lalo na sa lindol, nandun lahat, bakit malalabas ka ng bibig? Ano po ang lalabas? Diyos po po. Diyos po, Lord. Nandun, kahit hindi, wala sa isipan niya. Hindi siya prepared na tumawag sa Diyos. Na nandun na sa bingit ng kamatayan. Maalala niya ang Diyos. Yun po yung tendency ng tao. Lalo-lalo na sa mga hindi mananampalataya. They are bondage to death. At yung kamatayan sa kanila ay fear. Merong takot. Kaya nga po, ibinasa po natin kanina, "O death, where is your sting? Death terminates the joy of this life." To those who are unsaved, ang kamatayan, ito po yung puputo, yung kasiyahan ng isang tao. Pero sa isang Kristiyano, dito po magmumula yung kagalakan. Kasi hindi na siya masasaktan,
nandun na siya sa harap ng malungkot. Yun po yung hindi ligtas. Katotohanan, death seals the opportunity of salvation to those who are unsaved. Totoo hindi. It will cut the opportunity of salvation. Ngayon ang tanong, yung hindi ligtas, kapag namatay siya, saan kaya siya pupunta? Nakakaluto na isang tao, dahil katotohanan po, death seals, death stop the opportunity of salvation for the unsaved. Kaya po, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Jesus. The victory in Christ that we have, the salvation that we have, ay dapat may ibahagi po natin sa tao. Maraming preacher, maraming pastor, evangelist, yung sinasabi po nila sa likuran ng pulpito, hindi po sa kanila nagmumula yun. Inuulit lang. Kahit itong binabasa ko, hindi po sa akin originally. It comes from the Word of God. Yun lang po, pinapaliwanag lang po. Paano natin maunawaan ang kanyang salita. Kaya na po, dapat sa atin bilang mananampalataya, ay meron tayong pag-asa o meron tayong eagerness na matuto to share salvation. At katotohanan, death introduces the unseen into a state of torment. Kapag ang isang tao namatay, hindi siya ligtas, doon na po siya pupunta sa paghihirap na walang hanggan. If a saved man, he has an eternal life, the unsaved man, he has the eternal punishment, torment. So, dalawang lugar na po. Pareho eternal life, eternal death, eternal torment. Saan tayo? Saan natin gusto? Kaliwa ka na. Nalala ko nung bago po ako pananampalataya. Kung nasa pala ang gawain ng Panginoon, nandun din yung gawain ng Diablo. Yung tinitirahan po namin na building, yung baba namin sa fifth floor, bulahan na wedding. Sa taas namin, prostitution din. At nung nag-anniversary ang buong kabuuan ng church ng Eastern Province sa Saudi Arabia, doon po ako natawa. Pagpunta namin doon sa venue, ay madaling araw. Nagulat kami, Biyernes naman ng mga 5 a.m. Nagulat kami, merong patrol doon sa gitna ng kalsada. At nung nakita ko, merong pakanan, merong pakaliwa. Ang sabi ng pulis, sabi ng isang kapatid, yung pag-anon, sabon pala. Tapos yung pag-anon, pagsambang hanggang sa kanan, so alam ng pulis na meron ganon. Kaliwa. Ang pinagtataka ko, bakit nasa kaliwa?
Pwede naman siguro ng ano, kanan yung nasa sabungan, kaliwa yung nasa gawain. Nangangahulugan naman. Going to the right ay para sa Diyos. Amen. Pag tumaliwa ka, kasabihan, sa atin, pag liko sa kaliwa, saan napunta? Kasalanan. If you go on the right, ibig sabihin, mainan ang pupunta. So yun po, katotohanan ng katagumpayan na matatagpuan namin sa ating Panginoon Jesus. And there is only one person who engaged them in the battle. After 3 days, he became victorious. Sino po ito? Who is that person? Hello? Jesus. Kaya nga po, ayaw na ayaw tatapin ang iba, ipag-uliligyo ang ating Panginoon Jesus ay namatay at siya ay nabuhay muli. Dahil siya lamang ang namatay na bumalik at siya rin ay babalik muli upang ikaw at ako ay upuhin niya. Hindi po ba victorious bilang isa man ng mga kung tayo man po ay darating na ng ating Panginoon Jesus dito sa lugar niya, it is a victorious night. Nakakalungkot. Sana naman huwag niya tayo tatnan na tayo ay nandun sa state na tayo ay malamig. Revelations 1:17-18. Basahin ko sa Tagalog. Dito po akong tatapos. Revelation 1. His victory over death, the Lord Jesus Christ, who has the authority, the Lord Jesus Christ, the anointed one, he is the Messiah of Israel. At siya ang laging kasama natin. Siya rin po ang tumawag sa atin. Siya ang nagbigay ng regalo.
salvation na tinatamasa ko natin. Magiging matagumpay lamang ng isang Kristiyano kung tayo ay patuloy na umapit sa ating Panginoon. Amen? Victory is found through Jesus Christ. Victory has the power from our Jesus Christ. A Christian is victorious if you and I have the power of our Lord Jesus Christ. Kapangyarihan ng ating Panginoon ang nasa atin. Kaya tayo nagiging matagumpay. Maraming mga successful na mga tao sa mundo nito na hindi masaya. Dahil wala sa kanila ang gusto. Church, sa atin na tayo ay kumilos. The whole plan of God, the salvation, the greatest gift to all mankind, bahag na. Sana po ang mensahe nito ay nagbigay sa ating understanding sa kung paano tayo naging victorious sa buhay natin bilang nangangalatay. Nawa, ang bawat sa buhay sa atin ay mamutawin sa ating mga lagi ang pagkakasalanan sa ating Diyos Paul. That we have the victory. He has given us the power to be victorious.